Showbiz Kwentuhan. That was the very first sequencer shot for Ironheart. Joshua Garcia, napaka-professional ng kanta. Kulitan, kasama ang trending celebrities at kinakikiligang love teams ngayon. Beautiful Lies. Aking mahal. Sagot na namin yan. Ako ba yun? Alam nyo yan dito sa Kapamilya Chat. Hindi ko talaga naiisip na magkaka-award. All you have to do is sit back, relax, enjoy, and watch your favorite artista sa aming mga pina-level up na challenge at exclusive pasilip sa kanilang buhay sa likod ng camera. Tara na! Dahil bukod sa Zoomustahan, kami nagbabalik studio na. Oh my God, iiyak ba ako? Uy! Ang galing mong empleyado ng ABS-CBN. Nood na sa Kapamilya Chat. Siya agad ang naging crush ko during that summer camp. Iningin na ng crush mo yung number mo. Paano ko din yan, Masol? Dapat binigyan mo na kahapon eh. Hindi, nasolve mo yung number ko. Ganun talaga kapag gusto ko, gagawin ko ng paraan. Gusto mo ko? We were crazy kids. At nang sabi niya, gusto niya maging kami, pero walang label. Shane, ano ba tayo? Bakit mo pakita ko ang video to? I don't trust na magiging healthy para sa akin itong relationship na to. Ngayon, mag-break ka na sa akin? Paano mo ba tatalikuran ang unang babae ng mahal sa'yo? What's up, Kapamilya all over the world? Ako po si Jeremiah and welcome back to Kapamilya Chat. Mga Kapamilya, we are now streaming live via lovebites.abs-cbn.com/chat and also we are streaming live via our official YouTube channel. Kapamilya, it's a Friday, meaning to say it's another brand new episode of Love Bites ang ating mapapanood. In just a few hours, mapapanood na nga natin ang trailer na napanood po natin kanina, walang iba kundi ang Summer Camp episode. To join us this afternoon, makakasama natin ang mga bibida sa episode na to. Let's all welcome live here in the Kapamilya Chat Studio, we have Daniela, Batit, and Willand! Yeah! Hello, hello! What's up, guys? Kumusta? Hello kumusta? Po, Jeremiah. What's up, Batit? Bati sa ating mga kapamilya. Hello po sa mga online viewers natin dyan. Binabati ko po ang lahat. Mag-iingat po kayo kasi babago-bago yung panahon. Ulan-araw. So, keep safe everyone. Yeah. Hi mga kapamilya! Ako po si Daniela Straner and magandang hapon po sa inyong lahat at sa mga nanonood ngayon. Hello! Ako po kapamilya si Willand Allen. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan and enjoy, sit, and yon! At saka ko pala, gusto ko palang batiyan si Willand. Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday! Mabait ako sa'yo ngayon. Grabe. May disclaimer agad yung Daniela na mabait ako sa'yo. Walang bardagulad mong bet sa Willand. Ilang taon na si Willand? 25 pala niya. Hindi mo kuhawa niya yun. 24. 25. So parang it's a early birthday gift para sa iyo at sa ating mga kapamilya ang episode mo ng Love Bites. Ito na nga yung summer camp. How does it feel na ang gaganda ng mga naunang story sa mga episode ng Love Bites. How do you guys feel na finally ito mapapanood na yung episode niyo? Ako po syempre excited na rin sa anong magiging kalabasan po ng ginawa namin noon at saka medyo konting kinakabahan din ba. Kasi siyempre, ang gaganda ng mga previews, di ba? So, sana maging maganda rin po yung impact nung sa amin. Yeah. Ako din po, I'm really excited kasi this is my first project na sobrang mabilis natin shinoot. Half day lang namin siya shinoot. So, I'm excited and nervous at the same time. So, yeah. Yun. Ako din po, sobrang masaya ako talaga kasi napasama ako sa Love Bites and sila naka-work ko kasi napakadaling nagawa yung kasi ang gaan ng atmosphere ba? You know? Grabe yung half day lang shinot for the entire episode. Yeah. Gaano ka-challenging or kadali ba kapag ka-ganon? Kasi parang sobrang limited yung time so parang kumbaga bawal ka magkamali. Gaano ka-challenging sa end yun as actors? Sa akin po, syempre, kailangan paspasan din yung galaw doon, di ba? So, pag mag-change ng attire, base agad, and then, yun din, dapat focus talaga when it comes sa, pag-rolling na. Kaya dapat, konti lang yung mga mistakes mong gagawin. Kaya, at saka first time ko rin kung mag-leading role. Wow. Kaya, medyo pressure po, pero nakaya naman. Thank you po sa mga directors, sa mga staff na tumutulong din po sa akin.
Tsaka kay Daniela din. Ayun na nga, si Daniela talaga. Dani, ikaw, gaano ka challenging? For me, it was surprisingly easy. Oh, wow. It was easy kasi ang gaan po nilang katrabaho lahat. Oh, sila yes. Wilan, sila Batit, yung directors and everything. And it was mabilis eh, pick-pack, ganyan-ganyan, mabilis ng bihis, okay, next, ganito, ganyan. And ang saya lang, nakakatuwa lang. Kasi kapag pinanood niyo yung episode na to, may lungkot, pero mas, ano, masaya siya, fun-fun lang. Sa akin po, ang nakaka-challenge lang po dun is yung bigla, yung oras nga po. Mm. Pero aside po dun, sobrang madali na lahat dahil pag masaya ka sa ginagawa mo, diba? Yun. Nakaka-challenge lang yung baka magkamali ka sa mga ito-throw mong lines, ganon. And surprisingly, naka-enjoy naman kasi magagaling nga yung mga kasama, yung mga director. Nag-English lang! Yes, may pa-surprise. Happy birthday, Willan, mga pamilya. Happy birthday, boy! Nabasa lang yun eh. Pero totoo yun, kumbaga mas nagiging madali ang trabaho kapag nag-enjoy ka at yung mga kasama mo sa katrabaho, eh talagang nagko-connect kayo sa isa't isa, di ba? Pero syempre, para sa mga hindi pa napanood ng trailer and yung story nito, tungkol saan ba ang summer camp episode? Yung summer camp episode naman po na to is about dun sa isang lalaki na bata pa lang siya, meron siyang insecurities. Kasi nga po, bata pa lang, tigyawado na siya, maitim na mataba, hanggang sa summer camp niya na boost yung confidence niya. Dahil sa mga kaibigan niya nakilala doon, yun nga, si Wieland at saka isang best friend. And then, sa girl na, yun nga, si Daniela, parang tinuruan siya nung girl na mag-self-love at saka tumaas pa yung confidence niya as a guy. Yun, parang naging, hanggang sa dumating yung point na sumali siya sa isang competition na sa Mr. Q&A sa Showtime. Yun yung nangyari. Based on true story po kasi ito. So, yun yung story ng summer camp. Ayun ang dapat abangan natin kung paano ba na-unfold ang bawat kwento dito sa summer camp na episode. Ang galing, no? Totoo yun, minsan may tao talaga or someone na tutulong sa atin to become a better, best version of ourselves talaga. And doon sa character ni Batit, yung character ni Daniela ang tumulong sa kanya to be, kumbaga, ma-boost yung self-esteem niya talaga, yung confidence. Pero kayo, in real life, ano yung, meron ba kayong masasabing insecurities sa sarili niyo? Ngayon na sa mga pagkakataon na to. Ako po, siguro yung katawan ko pa. Yung katawan ko. Gusto ko pang maging lean and fit. Lean and fit. Gusto mo maging, kumbaga, mas, yun nga, mas lean and fit for... Mga Kuya Joseph Marco, ganun. Joseph Marco, mga kapamilya. Abangan natin, why not sa future, di ba? With hard work talaga and discipline sa sarili, mangyayari for sure. Dani, ikaw? Ako din, actually, yung body ko. Talaga? Yeah. Talaga? Kasi actually recently na lang din ako bumalik sa old katawan ko. Kasi a year ago, I gained weight like a lot talaga. Mm-hmm. Sobra. And it took me a while to get back to where I am right now. And right now kasi I'm focusing on, you know, staying healthy and stuff like that. Mm-hmm. So until now, insecurity ko pa din siya. Hindi pa siya nawawala. Body ko. For Willard. Ako po, insecurities lang. Ala naman nun. Deja lang. Height lang. Height. Ayun. Kahit 3-inch lang. Guys, ibigay na. Lord, please, ibigay niyo na po kay Willard. Birthday niya po ngayon. Present po ako lang. Talong kasabihin niya. Sabi ko, present po ako lagi. Tumatalon ako. 11:59 pa lang. Tumag yun yung year. Bakit hindi matagdaga? Kahit 1 inch lang. Diba? So, height for Willan. Height po. Ayun. Pero ang galing lang natin, syempre, through discipline nga, hard work, ma-achieve lang natin. Pero yung height, ipagdasal natin yan, Willan, talaga. No? Sana birthday gift mo to. Pero dito sa mga characters niya sa episode, meron ba kayong nakita na, kumbaga, ay parang ako to ha, in real life, may similarities kami? Sa character ko po, si Kuya Alan Escobio. Opo, sort of, then. Parang insecurities din po kasi nun, yun nga, yung physical appearance niya. Nangyari din po sa kanya dati. Ayun din, parehas din ang scenario na mga friends ko din yung nagtulong sa akin na i-boost yung confidence ko. Parang ganun. With same the looks. With Dani, ako dito sa character ko, yung nami-misinterpret ako. Ganun. Kasi dito sa character ko, si Shane, nami-misinterpret ako lagi ni Batit dito. Na parang, ganto ako,
parang same din ako in real life. Pag nakikita ko ng tao, agad iba yung iniisip. Hindi muna ako kinikilala, hindi muna inaalam lahat. So yun, yung talagang sobrang hirap na nangyayari talaga in real life. Yung judging without knowing the person kung sino talaga siya, diba? Yun po. So, huwag tayong mga judger, mga kapamilya. No? Character development po, o no? We learn for you. Ako, nare-relate ko. Ano yung name po doon? Aljun. Aljun, si Aljun. Nakaka-relate ako kay Aljun kasi supportive friend ako. In real life, ganun ka talaga. Tapos, ang karakter din niya, makulit sa katropa, yung taga-push talaga. Hige, gawin mo yung ganyan-ganyan, support ako dyan! Ganun. So, ikaw yung tipo ng sa barkadahan, ikaw yung laging nasa likod, yung backup, kumbaga, na moral support palagi talaga. Moral support ako lagi sa kanya. Tapos, masayahin din kasi siya, so... Yun. So parang kumbaga hindi ka ganun nahirapan kasi parang feeling mo, ikaw na ikaw din in real life yung character mo. Galing. Ano yung advice or masasabi niyo doon sa mga kapamilya natin na hindi sila confident i-project yung sarili nila to the world because they are very insecure with their self? Sa akin po, no, siguro sa mga, yung masasabi ko po sa inyo, be confident lang kasi hindi naman po lahat ng tao pare-parehas na kung anong meron tayo, di ba? May kanya-kanya tayong ganda, katangian na wala yung iba, na mas higit pa sa kanila, di ba? So, why not i-try nyo maging confident and just go with the flow lang. Ganun. Yun lang. Yung question is, ano yung advice? Advice sa mga taong hindi confident sa sarili nila. Pretend. Sometimes, no? Yeah, pretend. Kasi parang ako din naman, every day, not every day I'm confident. Minsan, may times na nagbe-breakout ako. Minsan, may times na I have a bad hair day. Pero I just pretend to be confident. And when you pretend, you look confident. Yeah. And that's what's gonna bring, that's what's gonna give you confidence, eh. If you look confident, fake it till you become it. Parang fake it ganun. Till you make it. Oo, ganun. Totoo yan. Kasi minsan parang kailangan, maitsura ako, gwapo ako, maganda ako. Pagka yun yung ine-embody mo, nagra-radiate. Totoo yun. Ganun. Gandang advice. We love for you. Akin, sa mga insecurities, para sa akin, wear it like armor. So the world hindi nagpatalo sa fake it till you make it ni Dani. Wear it like armor, mga kapamilya. Wear it like armor. So the world won't use it against you. Ay, ang galing. Happy birthday, Wieland. English, dalawang English na. So ayun. Di ba? Ang ganda ng pagano kasi sa comfort zone natin madalas tayong tumatambay kasi akala natin talaga bumaba boses ko, no? Parang pag sa comfort zone kasi hindi ka mag-grow dyan. So, labas-labas din kasi yung kung ano yung nakaka-excite, kung ano yung tingin mong mali, yun yung tingin mong dapat mong gawin. Para sa sarili mo. Hindi naman yung lahat ng mali. So, galing. Ang ganda nung parang wear it like an armor na parang alam mo naman sa sarili mo na may kakulangan ako ng ganito, hindi mo magagamit to sa akin against me na para i-put down ako, na para i-degrade ako. Kasi alam ko sa sarili ko yun at win-workout ko yun para maging maayos ako. Diba? Galing, ganda nun. Kasi, di ba parang minsan, sasabihin sa'yo na, ganito ka. Then ikaw, very madadown ka kasi parang, ganito. Pero instead na kapag alam mo sa sarili, in-admit mo sa sarili mo na may ganong kang trait or kakulangan in life and you're working out for that, hindi magagamit sa iyo nang. Yes. Happy birthday, Wieland, mga kapamilya. Galing ko rin, ha? Stalis, papatapang stalis. Bigyan ng height to, mga kapamilya. Pero ito na nga, para sa inyo, kumusta yung naging experience nyo working on this episode? Sabi nga nyo kanina, naging madali. Pero prior this project, are you guys friends or dito kayo kumbaga talaga nabuo? Dito. Dito din po. Dito kami first. Pero kami ni Wieland, matagal na kami kaibigan talaga. Pero ayun, kay Daniela nga, si at saka sa iba naming cast doon. Sobrang naging solid din yung samahan. So sa half day na yun, paano? Nagkaroon ba kayo ng parang workshop pa to get to know each other or salang agad?
Wala, sarang agad. Sa ano lang, sa service sa lang kami lang kami ng Rolines, no? Sa nakita nga po namin siya, sa ban lang din eh. Sa service sa punta location. Daniela, yeah, nice to meet you. Oh, actually, ganun. Akala namin, miss namin kami, pero eh, makulit kami. Ayun. O sige, ayun na. Speaking of that, ano yung first impression nyo sa isa't isa na nabago along the way sa shoot? Yun nga. No, si Daniela ang first impression ko. Si Willard, wala na yun. Sawa na. Kilala na, oo. Joke lang. Pero kay Daniela, yun nga, akala ko parang mahirapan na makatrabaho siya kasi parang mahirap siyang kausapin. Natatakot akong i-approach siya na pwede pa tayo mag-throw lines. Ganon, baka ma-snub ako. Uh-oh. Pero hindi. Mali ako lahat. Opposite yun ng lahat. Kasi nung, yun na nga, yung nasa van, throw lines kami, ayun. Hanggang sa, ayun, nagkulit-kulit na. Nang tumagal ang tumagal. Ayun. Kumbaga, at first, na-intimidate ka kay Danny talaga. Na parang, ala, baka masungit, baka matalaga nun. Pero tama nga naman yun kapag nakilala mo yung tao. Siyempre, at first, meron ba yung sobrang taas agad ng energy mo, Danny? Na parang, hello po. Parang hindi naman din nakaka-reality yung ganun, di ba? Pero pag nakilala mo talaga, dun mo malalaman yung tunay na agad. Yes. Danny, ikaw, sa kanilang dalawa? First impression ko sa kanilang... Well, kasi before ako sumalang dito, I asked a friend na kilala sila. Na parang, uy, kumusta itong ganito, ganyan? Sabi parang, ay, mababait yung mga yan, ganyan. So, assume ko na parang, makaka-vibe ko itong mga to. Kasi, you know, I searched... Kasi bago ko makatrabaho ang isang artista, nagsisearch ako ng mga past projects, ganyan-ganyan. Wow. So, may napanood ako mga ibang videos, medyo inalam ko yung personality nila. Tapos sabi ko, ay, makaka-vibe ko itong mga to. So, yun na agad. Inaral ko sila. So, kumbaga si Daniela, process niya yan as an actor, na kapag may bagong work, may mga bagong mga kasama, inaaral ko sila. Opo. Galing. Opo. Oo. Para kung baga pagdating sa set na parang, ganito yung personality. Mm-mm. Kilala mo na somehow. Yes po. Diba? Willand, ikaw. Ako kay Batit nung una, akala ko. Ay, hindi pa lang. Sawa na lang sa ugali ni Batit eh. Nakasawa na po mga kapamilya kay Danny. Si Daniela kasi, tama expectation ko nung una eh. May naiba lang eh. Kasi expectation ko, ay, baka Englishera siya. So, pagsakay namin ngayon ng band, you guys, you wanna throw lines? Wanna throw lines? Like, so, anong sinagot ni Willan? Sabi ko, yeah, yeah, sure. Wow! Yeah. Di nagpakabog, no? Tapos, after nun, ala, nag-aaway na kaming dalawa palagi. Bardagulan na talaga. Bardagulan na kami madalas. So, yun, mabait, magaan katrabaho sila. And, nakakabiyak talaga. Uy! Joke lang, masaya sila katrabaho as in, ang gaan lang ng kada take, ganun. So, pag nagkamali, okay lang, ako na yan. So, ulit tayo, ganun. Hindi sila nagagalit. Kunyari, nagkamali ako ng throw lines din. Ano ba yan? Walang ganun. So, sige, next! Take! Ganun. Eto naman, syempre, on a serious note ng episode niya, dito parang itakas about yung label ng relasyon eh. No? Para sa inyo, importante ba na may label ang isang relasyon o okay lang kayo na parang okay, we're together but we're not parang wala tayong label para sa inyo? Sa akin po, para sa akin, syempre importante ang may label kasi magmamahalan na lang kayong dalawa, ba't di nyo palagyan ng label, di ba? Para andun yung assurance saka yung syempre yung commitment nyo sa isa't isa. Kasi parang ako kasi parang sa akin, parang ang hirap magmahal ng isang tao kung di mo kayang ano yan, panindigan tsaka yung makakagawa ka ng kasalanan, di ba? Parang ang hirap nun. Kaya dapat may label para secured lahat. Ito. So, parang if, that's not love if you cannot commit. Eh, no? Di ba? Yun. Danny, for you. For me, yeah. Kasi ako as a person, di naman din ako pumapasok sa isang relasyon na walang label. Siyempre, I know my worth naman as a person. And you guys should know your worth then. And siyempre, kapag may label, may karapatan, pag wala. Parang ganun. Bawal kang magselos. Bawal kang mag-inarty dyan na nagtatampo-tampo ka. Bawal kang... Diba? Yeah. Kasi ako, kasi kapag in a relationship ako, ano kami, we own each other. Parang ganun. Parang... Yeah, basta yun. Wala kang karapatan. Tama, pag walang label. Willan? Tama po yung sinabi nila, agree ako. Kasi pag walang label, may karapatan kang masaktan, wala ka namang karapatang maghinanakit na nasaktan ka niya. O, may karapatan kang magselos, pero wala kang karapatan magreklamo. Bakit ka nagselos? Titulo. Kailangan mo lang yun ng titulo. So, kung gusto mo naman
sinong tao mag-aano, di ba? Sinong tao maglalagay, papasok sa relasyon, maglalagay ka ng effort, ng love, tapos hindi naman sa'yo. Oh, de, nagsasayang ka ng oras, so kailangan mo ng label kung seryoso ka sa tao. Bakuran mo. Tama. Di ba? Ikandena mo. Grabe, no? Well, nothing against dun sa mga tao na may relationship pero walang label. Pero parang, ako lang din personally, hindi ko ma-imagine na parang you are entering a relationship pero wala kayong commitment sa isa't isa. Ikaw ba, kumbaga, kaya mo makita yung partner mo na parang kasama ng iba tapos ikaw may kasama ng iba. Parang for me, that's not love, no? If you cannot commit talaga. Ang lalim nung ano, nung episode, parang somehow ganala, pero parang may ganung tackle talaga na pag-uusapan dito. Message nyo sa mga characters niya. Message? Yeah. Sa character? Ikaw muna, boy? Ikaw muna, ano, Daniela. Pinasa niyo naman. Nagturuan na po mga kapamilya. Message ko sa character ko is... Siguro kasi parang ako na din yun eh, yung nami-misinterpret ako. Siguro is parang, Shane, it's okay, it's okay. It takes time for people to understand who you are. And, you know, all you need is patience then kasi you can't blame people na you're like that. Kasi ganyan ka na eh. So, yeah. All you need is patience and yeah, kindness to everyone. Yeah. Patience and kindness. Patience, ako naman kay Alan, Alan Kuis, message ko sa'yo is patuloy mo lang kung ano yung narating mo ngayon. Kasi sobrang laki ng pinagbago niya eh, no? After that story. So, maging confident ka pa rin kung anong iba to sa'yo ng mga tao. Huwag mo nang pansinin. Sabi nga ni Wieland, ano yun? Wear it like armor. Wear it like an armor. No? So, tuloy lang ang laban sa buhay. Yan lang. Yeah. Fighting, laban lang. Wilan? Aljun? Alam kong manunood ka. Ito yung payo ko sa'yo, kaibigan. Manatili kang bukas para sa iyong mga kaibigan mo. And yes, maraming pagsubok ang mundo. Kailangan natin magpakatatag. Dapat healthy tayo palagi. Diba? Love the energy, Wieland. Happy birthday, Wieland. Happy birthday. Eto na, guys. Please invite yun na ang ating mga kapamilya dahil in just less than 3 hours, mapapanood na nila ang summer camp episode yun ng Love Bites. Go ahead. So, yun nga po, mga kapamilya. Iniimbitahan po namin kayo na manood ng summer camp sa Love Bites Season 2 Summer Camp. Mamaya na po yan, 6 p.m. sa... Yeah, YouTube. Sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel. So, makakasama po namin ito, si Daniela, si Wieland, and it is directed by Direk Raz de la Torre. Yes. So, ayun, guys, dapat mag-enjoy kayo dahil iba't-ibang, mag-i-enjoy kayo dahil iba't-ibang istorya na namang relatable ang mapapanood natin dito lang sa Love Bites. Kaya, grab your popcorn! Your friends, and watch it together. Yes! Birthday gift nyo na po kay Wieland. Yes. Birthday gift nyo na. Kanilang episode ng Summer Camp. Galing, directed by Direk Raz pala ito. So, Direk abangan Raz natin. Napakahusay na director at mga actors, syempre. At yes. Mga pamilya, di pa tayo dyan nagtatapos. Dahil this time around, habang tayo ay nag-aantay pa po ng Love Bites episode tonight, magsa-challenge muna tayo with Daniela Batit and Wieland. Ito na ang ating Summer, Rain, or Winter Challenge. So, parang ano lang to, best time to do this, yung sasabihin ko. Kung summer ba, kung rainy, or sa winter. Let's start with drinking coffee. Summer, winter, or rainy? Summer. Winter. Parang ano eh. All seasons. Yes. Rain or shine, Pilipino ice coffee, tayo. Ice coffee, always. Totoo, no? May mga kahit mainit, nag-hot coffee talaga. Rain or shine. Pag malamig, ice coffee, ganun, di ba? Oh, pag magmalamig, ice coffee. Pag tag-ulan, ice coffee pa rin. Pag mainit, ano, hot coffee. Na, ice coffee Pilipino. Yes. Pilipino tea. Next, eto. Cuddling partner or loved ones during summer ba, rainy season, or kapag winter? Rainy season. Oo. Oh. Pero wala, di relate eh. Ay, hindi ka pa! Joke lang. Batit, Wieland, tara na. Summer. During rainy season, yung mga tinatawag na parang pa-bed weather. Rainy siguro. Pero sana all. Next, reading books.
Rainy. Pagka me time talaga. Yes. To get to tapos may music, may winter pa kasi diba? Dito. Wala rin may music sa Pilipinas eh. O kaya drinking coffee, rainy, tapos walk na sa gilid. Uy, pero kakaiba yung nagbo-music tapos nagbabasa ng beat. Nagbabasa, ang hirap. Hindi, yung ano lang, yung background music lang, yung mga ano. Mata lang daw kasi gano'n. Ay, oh. Yeah. Matalino yung wilad. Susunod, watching movies or series? Series. Hindi, I mean... Sorry na. Summer, rainy, or kapag ka-winter? Rainy pa din. Ito yung mga perfect talaga kapag ka-bedwetter. Hindi kasi tayo makarelate sa winter. Eh. Totoo din naman talaga. Ano tayo magsasagot ng winter? Ano ba yung winter kasi dyan? Ano ng winter? Hindi, ano iba? Para lang may... Sagutin niya winter. Wow, pinagalit. Next, exercising or working out? Summer. Both. Ito naman yung nakakatamad gawin kapag ka-maulan. Maulan, diba? Oo din, pero pag motivated ka talaga, gusto mong papawis eh. Dapat pawisan ako tag ulan. No excuses talaga. No excuse. Next, driving alone. Hindi ako makarelate. Summer. Wala pa akong... During the ano talaga, parang yung... Night. Summer. Summer, kasi pag rainy, mahirap. Pagka maulan talaga, di ba? Hassle din mag-drive talaga. Next, eating your favorite food. Rainy. But it? Summer. Ano ba yung comfort food or favorite food? Mga ihaw sa beach ba? Ay, sarap. Diba? So, wala naman nga naman ihaw-ihaw pag maulan kasi diba? Yung ano, hindi pwede nilang ano yan, di ba? Danny, comfort food ni Danny. Summer. Ano yung comfort food? Comfort food. Anong comfort food ko? Ang mga samgyupsal, ganun. Oh, samgyupsal. Pero syempre kailangan mag-diet. So, kaya ano, rainy ko siya kakainin kasi sa summer kailangan may summer body. Yun. Kaya hindi ko pinakain yung favorite ko sa summer. We love for you. Cookies, chocolate, Sweets. So, rainy. Ay, okay. So, comfort. Kaya ganyan lagi ka taas yung energy ni Willan kasi mahilig siya sa sweets talaga. Kung siya yung donut doon, isang box. Ayun. Happy birthday ulit, Willan. Happy birthday. Next, eto na. Having a vacation in your province. Oh, ano? Summer. Tingin ko, probinsya. Rainy pa din sa akin. Bakit rainy, Willan? Ang sarap dun sa lugar namin pag umuulan. Summer lang. Kasi pag summer, pwede ka na magpirito sa labas ng bahay. Di ba? Lalabas mo lang ganun. Apakainit dun kaya rainy. The best yung ano niya. Rainy ano season. Ba province mo? Cabanatuan. Ikaw? Ako din, Cabanatuan. Pero may Davao din kasi ako eh. NPA kasi ako. Ayun. No permanent address. Danny, ikaw? Ako, summer. Pampanga ko, Angeles. Oh, wow. So, malapit-lapit lang kay Danny, di ba? So, summer. Oo nga naman, ang hirap din mag-gala-gala, di ba, kapag maulan talaga. Mm. Next, eto naman. Having a massage. Rainy. Lagkit kasi pag summer. Pag summer, no? Tapos, last, sleeping all day. Rainy. No-brainer question eh, no? Sa summer, magigising ka eh. Oo, sa init talaga. Wala-una, hanggang dulo, pansin ko, rainy sa mga. Kasi lang ako iba yung dulo, baka sabihin kakaiba na yung kasi pag sa summer ka at sleep all day, parang kakadil mo si Sutan. Totoo din naman, iba yung init talaga, lalo ng mga nakaraan, di ba? Grabe. Lalo pagka walang aircon, so talagang struggle is real. Hindi ka rin makakatulog ng all day talaga kasi magigising at magigising ka talaga. Mahal ng kuryente sa summer. Yes, totoo yan. Relate, Danny. Yan, dyan na nagtatapos ang ating summer, rain, or winter challenge. This time around ako, susukatin naman natin kanilang galing sa ating Battle of the Famous Lines. So ito yung mga parang, let's put it this way, yung iconic lines ng mga mommy natin. Sige, simulan natin sa ganong ano, sa ganong linyahan. Paano po 'yon? Ano yung kumbaga laging sinasabi ng nanay na galit? Like pag pinapagalitan ka yung ng mom mo, ano yung iconic line na lagi mo naririnig from her? Okay. Sinang gusto mauna? Ako. Go, Danny. Okay, go. Parang lagi ka nagkukulong dyan sa kwarto mo, cellphone ka ng cellphone. Wow. Kaka-cellphone mo yan. Kaka-cellphone ganyan, mo. Legit. But it? Ayun, pag pinapahanap, kunwari, pinapahanap sa akin, pag, ah, ito. Ma, nasan yung yung barya ko sa taas? Ayan, kaka-cellphone mo yan! Ay. Alam mo yan? Lagi nare-relate sa cellphone talaga. Cellphone. Puro cellphone.
Willan, for you. Iba ito, iba to. Tingin ko, yun sa akin, iconic line para sa akin. Papunta ka pa lang, pa-uwi na ako. Ay. Di ba? Pasok yan. Nakapag kami mga ginagawa kang mga ano talaga. Na, ha, alis po ako ngayong gabi. Meron na kaming group project ng mga klasiko. Nako, magtigil ka, ha? Papunta ka pala, pa-uwi na ako. Sabi ko lang. Alam ay, nag-i-skip din po kayo. Relate ka ma. Susunod, kapag yung sinisingil ka ng utang, ano naman na iconic lines ng mga sinisingil naniningil? Na utang? Or sinisingil? Sinisingil ka. Like, sinisingil. Oo. Kailangan magbabayad sa akin. Ganyan moments. Yung mga excuses. Yung lines ng sinisingil. Oo. Lines ng sinisingil. Boss, pasensya na ah. Medyo gipit kasi ngayon eh. Ganon. Totoo. Gipit. Next year na lang. Grabe yung next year. No? Parang nang gigil na lang talaga yung naningil sa'yo. No? Sige, we land muna. Siguro pag ako ninin, sabihin ko ganun, pasensya na bro, wala akong, marami na akong problema sa buhay, hindi ko nababayaran ang utang mo. Iniyakan! Dinahan sa luha, no? Bro, hindi ko nababayaran yung utang sa'yo, marami na akong problema. Parang taga-adjustin ko pa yun. Hindi, ang seryoso para sa akin, ang line ko palagi, bro, dodoblihin ko. Balik, bukas! Papautangin niyo na ako? Oo. Sige. Galing kasi parang may tubo, doble agad, no? So, binigyan mo ka na, pinautangan na 100, bukas 200 agad. Para pagbigyan ka ng araw na yun, no? Di ba? Susunod na araw, wala ulit. Doble. Titriplihin ko na. Triple! Next! Sabi, double it in pass to someone. Dani, ikaw. Sa akin din kasi ganun eh, kapag sa siblings ko or sa ano ko, pag ano yun ko, sabihin ko parang, hindi sige, dadagdagan ko na lang 500, parang ganun. Tutubuan ko na lang. Para bigyan ka. Pero ano, yung tinutubuan nyo, sa akin araw eh. Tutubuan ko na lang ng araw. Baka dadagdagan pa na. Ay, araw naman. Next, ito naman, kapag late na estudyante, like kayo, ito para makaka-relate na kayo. Ito, as students, ano yung kumbaga reason nyo kapag sometimes nalilate kayo sa class? Reasons? Oo. Hindi kasi, yung pag nalalate kasi yung medyo sinasabi yung reasons eh. Hmm. Kasi meron tinuro sa amin. Ginagawa ko lagi yung pag-late ako. Good morning class, good morning teacher, good morning classmate. I'm sorry, I'm late. May I come in? So bago ka pumasok ng ano? Oo, ganun kalupit yung school namin. Hindi ka pwedeng... Dire-direcho yung nakayukulang. Ay, sorry po, late ako. Hindi, kailangan mong i-recite yun. Kaya memorable sa akin yun. Lagi ko kasi sinasabi yun eh. Ay, pero may times ba famous na, no, may times ba na? Ah, wala naman. Wala. Oh, wow. Mabait naman lahat ng classmates and ng teachers mo na pinapapasok may ka kahit. May I come in? Good morning, teachers. Good morning, classmates. High school na eh, ganun pa eh. Galing. Dani, ikaw? Sa akin, pag nalilate ako, excuse ko na lang lagi. Parang, sorry, I had dysmenorrhea kasi parang ganun. Sorry. Ang yaman mo naman mali! Sorry. I had dysmenorrhea. Sana yung dysmenorrhea, tawag. Tatayin ko eh! Ganun sa amin eh, hindi na din dysmenorrhea eh! Ma'am, di ako natunawan. Ganun lang eh. Ma'am, tuloy-tuloy kasi eh. We laugh for you. Yung saan, pag nalilate ako, sinasabi ko lagi eh. Kasi masipag ako sa school, sinasabi ko, sorry ma'am, ang dami ko pong ginawang projects kagabi, tsaka assignment. Napuya! Sabi ko, asan yung assignment? Ma'am, naiwan ko po sa bahay, grabe. Number one din yan, no? Kapag, asan yung project mo? Asan yung... Ma'am, naiwan ko sa bahay. Eh, pinauwi ng teacher, no? Patay. Patay tayo dyan. Next, eto, last. Yung nagtitinda sa palengke. Ano yung iconic line sila? Pogi! Sabi ko, oy, wow! Ako po yun! So, pag tinawag ng Pogi sa palengke, si Willan lumilingon agad. Ay, lumilingon talaga. Kiniklaim niya talaga agad na ikaw yung tinatawag. Walang masyado tumatawag eh. Kaya ka, kayo na ang daming beses ko sumakay sa ano, isang sakayan lang daw. Nito ko lang na naman, isang beses ka lang pala sasakay pag kunyari sa bahay namin hanggang bayan. Isang beses lang pala yun, isang jeep lang pala yun. Nakakasampu ako dati, ang daming tumatawag sa akin, Pogi. Pogi, sakay ka! So lipat ka ng lipat? Oo, lipat ako lipat. Pati mga tindera. No. Bumili ko dati, binabibili lang ako ng pang-adobo. Nabili ko buong ano, buong sangkap ng tatlong Ricardo. Pogi, bili ka dito! Kasi, sige po. Guys, kalmahan nyo naman yung pagtawag ng Pogi kay Willan. Napakabait kasi, no? Guys, sorry na. Mag-sorry kayo kay Willan. Napapagod yung tao. Napapagod! Nauubos yung pera ko. Patunayan ko lang na Pogi ako eh. Oh, batid ikaw? Ako po, ano, sa palengke, syempre, ano na yun eh, paligsahan na ng mga tindera yan. Eh.
Ma'am, sir, dito sa Riwa, oh, bagong labas, isda. Lahat sa Riwa. Diba? Mahil kasi yung mamalingin ng isda, lalo ng isda. Probably. Ayun, laging sa Riwa yung sinasabi. Laging sa Riwa. Mas sa Riwa pa sa daw. Sa Riwa, ano na yung kalahati? Binasaan yung kalahati, no? Ayun. Dani, ikaw. Sa akin, ano, pag sumasama ako sa mom ko sa palengke, lapitin ako ng mga bata yun. Te, plastic. Yung mga, siyempre kapag madami ka ng bit-bit, o-offeran ka ng mga bata. Galing, ako. Ayan na nga, dyan nagtatapos ang ating Battle of the Famous Lines with Daniela, Wieland, and Batit. Thank you so much, guys, for being game na game sa lahat ng ating mga pa-challenge. Once again, please invite our kapamilya na panoorin mamaya ang inyong episode ng Love Bites. Ayun, guys. Love Bites, yung episode namin. This 6 p.m. na po, abangan niyo po ang episode namin. Yes, summer camp. Abangan niyo ang plot twist. Yes, plot twist directed by Derek Raz de la Torre. 6 p.m. na po sa ABS-CBN Entertainment yes. YouTube channel. Yes. Ayun. Support mga kapamilya para makarelate kayo sa mga pinag-usapan natin kanina na para maintindihan nyo kung saan ba nanggagaling yung mga characters ni Danny, Batit, and the Wieland. Panoorin po natin mamayang 6 p.m. na po, Love Bites Summer Camp episode. At syempre, sa lahat ng ating mga kapamilya na tumutok mula simula until this moment, maraming salamat po mga kapamilya. Muli, ako po si Jeremiah with Daniela, Batit, and Wieland. See you guys later only here on Kapamilya Chat. Bye everyone and stay safe! Bye! Thank you po! Kapamilya Chat!